tinataya ng mga global health experts na aabot pa ng ilang linggo ang paglabas ng kaalaman bukol po sa efficacy o gaano katalab ang mga COVID-19 vaccines kontra sa Omicron variant na sa huling mga ulat ay aabot umano sa 5 times na mas nakakahawa kaysa sa Delta variant. Alamin naman natin kung anong update sa mga impormasyon tungkol dyan sa head ng ating vaccine expert panel. Makakasama natin ulit si Dr. Nina Gloriani. Magandang morning, Dr. Nina. Magandang morning, Johnson and Jeff. Welcome back po rin sa Sakto. Oo nga, sabi ko nga, parang kailan lang. Naramdaman mo ba nung napabalita yung Omicron na magbabalik kayo dito? Oo, siyempre, kailangan maintindihan ano bang implikasyon yan. Ano? So ito Doc, so far alam natin na limitado pa lang po yung mga pag-aaral at impormasyon na available. Base po sa mga alam po natin, ano po yung dapat pong siguro take away po muna ng ating mga kababayan tungkol po sa bagong variant na ito? Malinaw naman na higher ang transmissibility niya. So ang ibig sabihin, kailangan ng iba yung pag-iingat para talaga maiwasan, maproteksyon na sarili natin. Iiwas tayo kung saan alam natin makakakuha tayo ng virus, no? And whether we are vaccinated or not, may possibility na makuha natin. Kaya talagang tama naman yung sinasabi ng ating gobyerno ni Secretary Anyo kanina, no? Na talagang balik tayo doon sa ating basic na ano, no? Actually, dapat maski walang pandemya, ganun ang ginagawa natin. Well, of course, hindi yung mga mask, no? Pero yun. So, nasabi rin po ni Secretary Anyo kanina, Doc, na it's inevitable in many ways na makakapasok po ang Omicron. Ano pong tingin niyo sa ganun po? Hindi, tama yun. Yun yung napag-usapan namin kahapon sa meeting. It is not a matter of dadating ba siya? It is when. Yun po. Sa ibang mga lugar na hindi naman nila inaakala na magkakaroon, meron na. 12 na yata ang countries ang meron na yun. At ang binabantayan, Doc, kasi nga syempre, di ba, habang malaking populasyon pa sa buong mundo ang hindi nababakunahan, patuloy po na patuloy na mag-mutate itong virus. Yes. Dumating na po ba tayo sa punto na itong virus ay wala na pong talab o mahina na yung mga bakunang meron tayo ngayon? Hindi naman natin ine-expect na maari mabawasan, no? Kagaya nung nangyari sa alpha, beta, gamma, actually more yung beta at yung delta. Okay? So kasi ang atin namang immune system, meron pang ibang armas. Bukod doon sa antibodies, meron tayo ng T cells. Yung T cells hindi masyadong naaapektuhan ng mutations. Medyo iba ang kanyang mechanism of action. So medyo doon tayo siguro magre-rely na sana yun ang maging protection na mas predominant kaysa dun sa antibodies kung gano'n na mangyayari. Pero yun nga, 2.5 to 6 times na bawasan dito sa mga dati na variants of concern, no? Yung neutralizing antibodies. We do not know yet for Omicrons. Sana gano'n na lang or even less. We do not know. Sana higher transmissibility na lang siya. So, ibig sabihin nun, so far, Doc, ang alam natin, mas nakakahawa siya, pero hindi pa sigurado kung ganun kabagsik. Hindi pa. Ang bagsik is also, baka pwedeng makakos ng more severe infection. Saka ang isa pa, yung hindi siya nadidetect. Merong ganun parang na-report na meron siyang kulang na isang gene, yung sa spike gene. So, pero hindi naman lahat nung na-sequence na cases ay ganun. So ngayon po yung mga iba't ibang gumagawa po ng mga bakuna, di ba, yung mga pharmaceutical companies po natin. Mm-hmm. Ano po yung nagiging response po nila sa mga bagong pag-aaral po tungkol sa Omicron? Okay. Kasi yung at least 2 bakuna, itong messenger RNA vaccines, based sa sequence ng messenger RNA ng spike. So tinutweak nila ulit kung ano yung merong mga mutations. Yun nilang gagawin nila. Okay. Pero ito naman na masasabi ko dyan. No? Yung mga pag-aaral na nakita namin. Kasi nagkaroon na ng alpha, beta, delta nga. Gumawa na rin yung iba nang magkasama yung dati nila, yung prototype, at saka yung variant. Kunwari, yung Moderna. Yung dati niya,
at beta variant. Yung beta ang medyo galing South Africa din ng beta, no? Medyo nag-ayo din yan talaban ng immunity, no? Pero yung pag-aaral, nakita nila nung binus, ito booster, ha? Hindi natin sinasabi yung first two doses. Nung binus nila doon sa prototype, yung isang grupo, at binus yung isang grupo ng prototype plus the variant, pareho lang ang response. So ang tingin namin, baka hindi naman kailangan, maya't maya ay tinutweak yung ating mga bakuna. Baka hindi naman kailangan. So pag-aaralan pang mabuti kung ano yung talagang ginagawa, yung mechanism of action nitong mga bakuna na to. So ang malinaw ngayon, Doc, magpabakuna pa rin po at yun ay ating... Malinaw na malinaw yan. Tumulong tayo na tumaas ang ating immunization coverage. Sana po ay mahikayat na ang lahat. Ito na, vaccination day hanggang bukas, no? Pero of course, the rest of, sa iba pang araw, may bakuna day pa. Ngayon lang yung bugso na gusto natin. Magpabakuna na po, lalo yung wala pa ni isa. Tapos yung pong magpapabusa, makakatulong po yung booster. Talagang tumataas eh, no? So yun po ang tingnan natin. Pleading na po yan. So Doc, yung ibang mga siguro lagpas na doon sa yung after 6 months na after ng 2 doses nila, tapos napapaisip sila, baka pwede na ako magpa-booster. Mm-hmm. Ngayon na po ba sila magpapa-booster o hintayin po muna nila na magkaroon ng bagong pag-aaral o mag-update ng vaccine itong mga pharmaceutical actually, companies? Pwede na magpa-booster, pero nakasalalay dyan yung ating supplies. So kailangan may enough supplies pa rin tayo para yung first doses ng iba ay magawa natin, no? Napaka-importante ng primary series. Pero kung maraming supplies, mas makakabuting meron tayong boosters. Last na lang po, Doc. Siguro alam ko pa ulit-ulit po tayo ilang buwan na po nating ginagawa 'to. Marami pa rin po sa ating mga kababayan ang hesitant, talagang ayaw na magpabakuna. Siguro po nasa inyo po yung mga susunod na minuto para kumbinsihin po sila na kailangan po talaga. Okay, talagang yun naman ang parati kong sinasabi, no? At kaya yan nangyayari sa South Africa o doon sa ibang lugar na kung saan nag-emerge ang mga variants dahil sa mababang immunization coverage. At ang isa pa, hindi sila talaga din nag-iingat kasi magkasama yan hanggang hindi natin na-achieve yung global immunization coverage that we target, hindi po mangyayari na makakatulong ang by itself ang bakuna. Kailangan po yung ating minimum public health precautions pa rin. Pero yung bakuna number one, ha, kung maaari ko nga lang pong i-mandate ang bakuna, gagawin ko po yan. Pero syempre marami pong isasaalang-alang dyan. Pabakuna na po tayo. So, satisfied po ba kayo sa current numbers ng Pilipinas ng mga bakunado? Well, umaakit naman kasi. Actually, di ba, nasa 45, baka may magkaka... Ang target natin, 54% end of the year. Eh, ito sabi ko, baka madagdagan pa dahil nga andito ang variant. Kailangan maintindihan ng tao yun habang kulang ang nababakunahan. Talagang andyan ang threat ng mutation ng variants. So, hindi tayo matatapos. Po, paulit-ulit na sinabi ni Doc Nina kung bakit mahalaga. Maraming salamat po. Thank you, very much po. Kay si Dr. Nina Gloriani po, ang head po ng ating vaccine expert panel.